Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod. Si Pastor Roel Camia po. Kasama ko po ang Pastor Epi Bautista mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aming puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kung kami naman po ang inyong tatanungin, sa awa at biyaya ng ating Panginoong Diyos, nasa maayos naman po kaming kalagayan. Sa umaga pong ito, ang ating pag-aaralan ay nanggaling po sa isang katanungan at kahilingan ng isang kapatid. Kahapon po ay may nag-message sa akin at ang sabi, Bishop or Pastor Ruel, kindly discuss again the subject about regeneration. Kami po ay naguguluhan at nalilito. Kasi po ang sabi sa amin, kailangang manampalataya para maborn again. E narinig ko po sa inyo before, kailangang maborn again para manampalataya. Alin po ba talaga ang totoo? Ano nga po ba ang tama? Nakaka-apekto po ba sa kaligtasan namin ang mga bagay na ito? Mga kapatid, gusto ko po sagutin yung katanungan na kung nakaka-apekto ba ito sa ating pananampalataya. Una, hindi. Kasi po ang nagliligtas, o kung makaka-apekto ba sa kaligtasan, rather. Una, ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Wala po tayong kagagawan sa pagliligtas ng Diyos. Kapag ang Diyos ang nagligtas, it is His own work, it is own doing, eh, kapag niligtas tayo ng Diyos, ligtas tayo. Amen po ba? Ngayon, kung merong ang paniniwala mo, may partisipasyon ka dun sa kaligtasan mo, eh, maaapektuhan ng subject ng regeneration, kung ano na una, ang iyong kaligtasan. Pero mga kapatid, kaya naiintindihan mo ito o hindi, ang subject na ito ay hindi makakaapekto sa iyong kaligtasan. Because the work of salvation or saving men is the sole work of God. It is only God who saves. Amen? Ngayon, saan to nakakaapekto? Nakakaapekto ito sa paglilingkod. Yung paraan ng ating paglilingkod ay maaapektuhan kung ano ang ating pinaniniwalaan. And even how we present the Bible, we present the Scripture, and we share the Gospel, it will be affected on how we view regeneration and faith. Kaya, sige po, bilang sagot doon sa nagtanong, atin po itong muling pag-aaralan, paulit-ulit na po ito, but maybe on a different approach, ay aatakihin po natin ang subject na ito. Regeneration, what does it mean to be born again? Kasi po, parehas yan, yung regeneration, being born again, it's the same. Na po, ngayon po, ang sabi ng talata, puntahan po natin ang John chapter 3, verse 3 hanggang 8. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Period. Yun po nakalagay dyan. Hindi makikita ng sino mang tao ang kaharian ng Diyos malibang siya ay ipanganak na muli. Unless a man be regenerated by God, he cannot be part of the kingdom of God. Sabi po ni Nicodemo, "How can someone be born when they are old?" Nicodemus asked. "Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born." Verse 5, Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases, you hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit." Pagpalain ng Diyos ang mga talatang itong ating pagbubulay-bulayan ngayong pong umaga. Hindi ko po alam kung ano ang inyong pinaniniwalaan when it comes to being born again. Kayo po ba'y naging, ano tawag doon? Kayo po ba'y nananampalataya bago kayo maborn again? O kayo po ba'y naborn again bago kayo nananampalataya? Hindi ko po alam kung anong pinaniniwalaan nyo nito o maaaring ngayon nyo lang narinig ang mga bagay na ito. But let us go first for the definition. I-define po natin ano bang ibig sabihin ng
regeneration, o being born again. Sabi po, regeneration is a secret act. Let us consider the word secret act. Yung pagiging born again ay sikretong aksyon ng Diyos in which He imparts new spiritual life to us. Ayan, so sabihin ko po sa inyo, ho, hindi po si pastor ang magsasabing born again ka na. Hindi po si pastor ang magsasabing ngayong oras na ito, tandaan mo to, ito yung spiritual birthday mo. Hindi po. Bakit? Yung regeneration is a secret act of God. Act of God. Ano ibig sabihin? Pagkilos po ito ng Diyos. Wala kang ginawa tungkol sa bagay na ito, hindi ikaw ang kumilos dito, ni si pastor na nagsabi sa iyo tungkol sa bagay na ito, o yung mga born again thing na yan na tinuturo ng mga born again religious group, eh hindi po pagkilos nila yan. Pagkilos po yan ng Diyos. Kung saan, yung ating patay na espiritu ay hinihan ng bagong buhay at ginawang buhay ng espiritu ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng regeneration. A secret act of God in which He imparts new spiritual life to us. This is sometimes called being born again. Yan, yan po ang ibig sabihin niya. Yan ang definition. Ngayon, pag-aralan po natin, ano ba yung regeneration? Paano ba yan nangyayari? Sino bang may kinalaman dyan? So, yun po yung mga tatalakayin po natin ngayong umaga. Una, puntahan natin letter A. Regeneration is a totally work of God. Yan po ang unang-una niyong dapat malaman. Ang pagiging born again ay kagagawan sa kabuuan ay gawain at pagkilos ng Diyos. In the work of regeneration, we play no active role at all. No? It is instead a totally work of God. Po, uulitin ko, ang pagbuhay sa patay ay tanging gawain ng Diyos. Sa pagbuhay ng patay na espiritu, Diyos lang ang may gawain. Amen? Hindi po pwedeng yung patay na kaluluwa o patay na espiritu ay makakilala at makita ang Diyos malibang siya'y buhay ng Diyos. It is instead a totally work of God. They were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. John 1:13. Lagi pong binabasa yung John 1:12, eh. Hindi po itinutuloy sa 13. Ito po, yung pong mga nagsisampalataya, tumanggap, ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Period na po sila doon. Pero sa 13, binibigyan ng malaking emphasis na ang pagiging anak at ang kapanganakan ay hindi sa pamamagitan ng dugo. Sino bang may dugo? Ano ba ibig sabihin ng dugo? Tayo po yon, human flesh, human blood, or the will of the flesh. Binanggit na po yung laman. Hindi sa pamamagitan ng laman at dugo, or sa kagustuhan ng tao. Sino ba yung patay? Di ba yung tao? Patay ang kanyang espiritu, kaya siya ang i-revive. Siya ang bubuhayin. Siya ang dapat maborn again. Paano maborn again yon? Sa pamamagitan ba ng dugo at laman? Sa pamamagitan ba ng gusto ng tao? Hindi. Ito'y tanging gawain ng Diyos at ito, Diyos lang ang makagagawa. Amen? Wala na po ako maisip na ibang paraan para kumbinsihin kayo, pero talagang hindi po ako ang mangungumbinse, hindi po ako ang makakukumbinse sa inyo unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Period. Kaya talagang ang Diyos lang po sa kanyang biyaya ang makapagpapaunawa sa atin ito. At paano natin ito mapag-uunawa? Kapag tayo ay binuhay na ng Diyos sa ating patay na kalagayan sa espiritu. Yan. Si Santiago may binabanggit din po dyan, eh, no? Santiago 1:18. Ano po ang sabi ni Santiago? He chose to give us birth through the word of truth that we might be a kind of first fruits of all He created. Pinili niya po tayo
na pagkalooban ng kapanganakan sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. We did not choose to be made physically alive, and we did not choose to be born. It is something that happened to us secretly nga eh. As per definition of the regeneration. Similarly, these analogies in scripture suggest that we are entirely passive in regeneration. Amen? It is only God who is in active role. We are passive. Wala po tayong ginawa. Pero ang Diyos, siya ang active. Siya po ang kumilos para sa ating kaligtasan, sa ating pagkabuhay na maguli. Na po? So, the sovereign work of God in regeneration was also predicted in the prophecy of Ezekiel. No? Sa pamamagitan po ng kanyang sulat sa Ezekiel chapter 36, 26 to 27. Lagi nyo na po itong naririnig sa akin sa mahabang panahon na po nating pagpapaliwanag. Sinabi po sa propesya ni Ezekiel, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Why do we need a new heart? Why do we need a new spirit? Because our heart was hardened and the spirit that we have is dead. Kaya kailangan palitan yon. Bigyan tayo ng Diyos ng bagong espiritu. At paano mangyayari? Ang sabi, I will remove from you your heart of stone. Yung pusong bato, papalitan at bibigyan ng ano? Ng pusong laman. I will give you a heart of flesh and I will put my spirit in you. Yan, ang linaw naman, eh, no? Bibigyan tayo ng bagong espiritu and move you to follow my decrees. Yun po yung maganda doon, mga kapatid. Tingnan nyo po yung word na yon. And move you to follow my decrees. Who is doing the moving? Sino po ang kumikilos? Sino po ang nagpapagalaw? Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nasa atin, na bumuhay sa ating pusong bato, ang sabi, I will move you to follow my decrees and I will move you to be careful to keep my laws. Yun po yung effect, no? Nung being born again. Tandaan po ninyo, yung product or result of being born again, ano yun? Yung pagsunod na natin sa mga kalooban ng Diyos. Mamaya, later on, you will eventually learn more of this. Ano po? So, second question, which member of the Trinity do the regeneration? Sino po ba ang source? Who is the source of regeneration? Sino nga po ba sa Trinity ang siyang gumagawa ng pagbuhay? No po, sa ating patay na espiritu. Kung si Jesus po ang ating pakikinggan, ang sabi po niya, when Jesus speaks of being born of the Spirit, he indicates that it is specifically God, the Holy Spirit, who produces regeneration. John 3:8. Ano po yun? Umiihip ang hangin. Mamaya may talata po. Mababasa po natin yan. It is the Holy Spirit that produces regeneration. But on the other verses, it also indicates the involvement of God the Father in regeneration. Mababasa po natin yan sa Ephesians 2:5, Colossians 2:13. Sabi ni Paul that it is God who made us alive together with Christ. So, it is the Father who made us alive together with Christ. Yan po ang sabi dyan. So, sa James, sabi rin po, it is the Father of lights who gave us new birth. Of His own will, He brought us forth by the word of the truth that we should be a kind of first fruit of His creatures. Yan po yung binasa na natin kanina, James 1:17. Itinuloy lang po sa verse 18. So, makikita po natin, kung atin pong pag-aaralan, finally, ang sabi po ni Peter, na po, that God, according to His abundant mercy, has given us new birth through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
Then, anong conclusion natin? Kung sabi ni Peter, it is God that according to His abundant grace has given us new birth. It is the Father that gave us new birth. So, ang conclusion natin, that both God the Father and God the Holy Spirit bring about regeneration. Ngayon, yan lang naman po yung mga binabanggit ng mga talata eh. No? So, yung pagiging born again, pagkilos ng Ama at ng Santong Espiritu. Yan po yung ating conclusion. Now, bakit mahalaga yan? What is the connection between effective calling and regeneration? Ano po ang koneksyon noong pagiging born again at saka yung ebanghelyo, yung pagtawag ng Diyos sa atin? So, ang sabi po ng scripture, regeneration must come before we can respond to effective calling with saving faith. Ang Biblia nagsasabi, bago mo mapakinggan ang tawag ng Diyos, yung tawag po doon, effectual call, o yung inward call ng Diyos. Before you can hear the effective call of God, we must be born again. We need to be regenerated first before we can hear effectively the saving faith that comes from God. Therefore, we can say that regeneration comes before the result of effective calling, which is our faith. Mananampalataya ka lamang matapos kang maborn again. Ayan. So, yan po yung stand ko, no? Yan po yung aking pananampalataya. Yan din po ang pananampalatayang reformado. Yan din po yung atin pong ipinangangaral. We can say that regeneration comes before the result of effective calling. Yan. So, may tanong pa ho ba kayo dyan? Sana naman po ay maging malinaw na sa inyo yan. Pumunta tayo sa ikalawang statement. The exact nature of regeneration is mysterious. Ayan. Binanggit ko kanina sa definition ng regeneration, yung katagang ito po ay secret act of God. Ito po. Regeneration is a secret act of God in which He imparts spiritual life. Dito po sa pangalawang statement na ito at katotohanan, ipinakikita na yung nature ng regeneration ay mysterious. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? We know that somehow we who were spiritually dead, ayon sa Ephesians 2:1, have been made alive to God. In a very real sense, we have been born again. Ayan, yan po ang sabi. Ano po? Exactly, that is very mysterious. Kasi, paano nangyari yan? Paano nagaganap yan? Paano yung spiritually dead person ay mabubuhay? Paano nangyari? So, we don't understand how this happened, or what exactly God does to us to give us this new spiritual life. Wala kang malay dyan, kapatid. Hindi mo nga alam, born again ka na eh. Pwede pala yun? Yes! Kasi nga, work of God yan eh. Work of the Spirit yan. Ngayon, di natin niya alam. Saan natin mababasa yan? Ang sabi po ng talata, John 3:8. Pakinggan nyo. The wind blows where it wills, and you hear the sound of it. Ayan. Kinumpara po yung pagiging born again, yung pagkilos ng yung nature ng regeneration sa hangin. Ang sabi po ni Jesus, si Jesus mismo nagsasalita dyan, umiihip ang hangin kung saan niya ibig. Naririnig nyo ang kanyang tunog, pero hindi nyo alam kung saan siya nanggaling at saan siya patutungo. Ano pong ibig sabihin nun? You do not know whence it comes or whither it goes. Hindi naman po siguro rocket science yan para hindi natin maunawaan. Kinukumpara ng Panginoong Jesus ang pagiging born again sa ihip ng hangin. Alam mong may hangin, naririnig mo kasi ang kanyang tunog,
pero hindi mo siya alam kung saan patutungo at kung saan siya nanggaling. Ganun din daw ang ipinanganak sa Espiritu. So ano pong ibig sabihin nito? Scripture views regeneration as something that affects the whole person. Pero hindi mo to alam. Can you imagine na-apektuhan ka pero hindi mo pa to alam? Of course, our spirit are alive. Pero ito po ang inyong tandaan. Dahil binuhay ang Espiritu, hindi pwedeng hindi ito magmamanifest sa tao. It is not that our spirit were dead before and we were dead to God in trespasses and sins, and it is not correct to say that the only thing that happens in regeneration is that our spirit are made alive. Hindi lang po. Sabi po na 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed. Behold, the new has come. So yung pong nangyaring pagbuhay na yon, naapektuhan ang ating buong pagkatao. Kaya nga po, instantaneously, mananampalataya ka. Amen? Regeneration is a work of God within us in which He gives a new life. And it is right to conclude that it is an instantaneous event. It happens only once. Di na po mauulit yun. Walang na-born again, tapos nag-backslide, na-born again uli, nag-backslide, na-born again uli. Walang ganon. Isang beses ka lang ipapanganak muli. Kaya dalawang beses ka lang ipapanganak. By water and the Spirit. Nilinaw naman ni Jesus yun eh. Unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot see the kingdom of God. No? Yung water, kailangan panganak physically. Hindi naman po pwedeng maborn sa spirit yung walang body, yung walang walang katawan. No? Kaya ang tao composes of the body and the spirit or the soul. Yun po yung dichotomy ng tao. Na po? Hindi po pwedeng maborn na yung spirit kung walang body. Kaya nga po, yan po yung tinatawag na ano tawag doon? Dichotomy of man. Kaya, hindi po natin marahil katulad ng sanggol na bagong silang. Nalalaman na po ba niya kung ano nangyayari sa kanya nang siya isinilang physically? I'm talking about physical birth. Pag silang natin sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, alam ba niya yon? Alam ba nung baby yon? Hindi. We know nothing about what is happening around us. So it is with the Spirit. Kapag bago ang Espiritu, yun po ay bago. Instantaneous event. But, no po, that invisible thing that awakens the spiritual life within will eventually experience change. There will be an evident change over time. Where? In the patterns of behaviors, in the patterns of desires, and it will be pleasing to God. That will be the result. Amen? Kaya yung born again, siguradong magbabago yan. Pag born again tapos walang nagbago, eh doon po natin baka sakaling makonclude na born again nga kaya. Hindi po ba? Kasi ang changes nang galing from the inside, and it will basically reflect from the outside. So, punta tayo sa pangatlong statement, letter C. In this sense of regeneration, it comes before saving faith. Yan. So, regeneration comes before saving faith. So, using the verses we quoted, we have defined regeneration to be the act of God awakening spiritual life within us, bringing us from spiritual death to spiritual life. So on this definition, it is natural to understand that regeneration comes before the saving faith. Sabi po, it is in fact these works of God
that gives us the spiritual ability to respond to God in faith. It is the quickening of our spirit, the making alive of that spirit that will be given an ability to respond to God in faith. Amen? So, when talking about regeneration with Nicodemus, ano sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. But Jesus says, na po, that we have to be born of the Spirit before we can do that. Now, we enter the kingdom of God when we become Christians at conversion. Na po? But Jesus says that we have to be born of the Spirit before we can do that. Before we can be converted, we need to be born of the Spirit first. Amen? So our inability to become or to come to Christ on our own without an initial work of God within us is also emphasized when Jesus says, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. And no one can come to me unless it is granted him by the Father. Walang lalapit sa Panginoong Hesukristo para manampalataya sa Kanya. Siya yun naman yung source of salvation, no? Take note, mga kapatid. Kung ang source ng regeneration ay Father and the Spirit, ang source ng salvation, ng justification, ang redemption, walang iba kundi si Jesus. And how can we know Jesus, the cross, His saving grace? How can we know that? Unless the Father and the Spirit regenerated us. Amen? Kaya walang power, take note, walang power ang kamatayan ni Jesus kung walang regeneration. At ang regeneration, habag ng Diyos ng buhayin ang ating patay na espiritu para makilala ang kanyang bugtong na anak. Kaya ang salvation ay work of a triune God. Amen. Hindi tayo makakalapit kay Jesus. Eh sino ba si Jesus? Si Jesus ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Amen. You will not get to know the way, the truth, and the life unless the Father regenerated you first. No? Yun po yung malinaw dyan. Kasi walang ibang pangalan sa silong ng langit na para sa kaligtasan ng tao kundi si Jesus eh. Pero paano yung kaisa isang pangalan na yon, kaisa isang means to be saved, ay hindi mo makikilala. No? Makikilala lang yan sa pamamagitan ng pagbuhay sa ating patay na kalagayan. Because human, by nature, because of sin, was totally depraved. Yun yung doctrine of total depravity. Kaya, importanteng maalaman niyang mga bagay na yan, eh, kasi magsasalimbayan. Ngayon, pag ang ebanghelyo ay ipinangaral na, narinig mo na born again na, ang mangyayari, mananampalataya ka sa bugtong na anak ng Diyos. Amen? Yun yung tinatawag na irresistible grace. Hindi mo matatanggihan yon. Yung biyaya na yon, hindi mo matatanggihan. Bakit? Hindi lahat binuhay at hindi lahat ay binaborn again. Kaya how can you resist such a grace if you have been born again already? Kaya yung iba natanggi sa kaligtasan kasi hindi nga nila tatanggapin yon kasi patay nga eh. Paano mananampalataya yung patay? Eh hostile nga sa Diyos yung patay. Nobody seek God. No one come to God. And we cannot come to God unless the Father draws us to Him. No one can come to me, Jesus said, unless it is granted Him. Ano ba yung granted? Permiso yun eh. Pwede ho bang pumasok? Hindi.
Ngayon. Pwede po pumasok? Sige. So, yun yung granting. Some will be granted to come, but some are not. Eh, sino yung makakalapit? Sino yung makakapasok? Yun lamang pinayagan. Sino yung mga pinayagan? Sila yung mga born again. Amen? Ngayon ba naiintindihan nyo na yung salitang born again? Kasi distorted yan. Ginagamit sa maling gamit eh. Eh ngayon po sana maintindihan nyo, parehas lang yung regeneration tsaka yung being born again. Amen? So, baka bukas may tanong na naman eh. So, this inward act of regeneration is described beautifully when Luke says to Lydia, sabi po dyan, the Lord opened her heart to give heed to what has said by Paul. Who do the opening? Who do the opening of the heart? It was God. The Lord opened her heart. So si Lydia hindi magre-respond sa mensahe ni Pablo unless God do the opening. Kaya walang kakayahan yung tao, mga kapatid. Yung dead spirit will not respond to any preaching, will not respond to any call of the gospel. Only when God opened the heart. First, the Lord opened her heart. Then she was able to give heed to Paul's preaching, and then he responded, or she responded in faith. Paul the apostle tells us the man without the spirit, literally the natural man, the dead spiritual man, Nicodemus, no, does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him. Ano sabi ni Nicodemus? Papasok ba ako uli sa sinapupunan ng nanay ko para ipanganak na muli? Di ba foolishness 'yon? Para sa mga taong natural, no? Literally natural man, the things of the spirit are foolishness to him. He cannot understand them. Kaya 'yun po ang tanong ni Nicodemo, eh, huwag na kayong magtaka doon sa conversation ni Jesus at Nicodemo. Hindi talaga 'to maiintindihan ng natural man. 1 Corinthians 2:14, nalinaw-linaw naman eh. Because they are spiritually discerned. Things of the Spirit can only be discerned by the Spirit. Di po ba? Romans 3:11, he also says, of people apart from Christ, no one understand. No one seeks for God. No. Malinaw? Naintindihan nyo na po mga kapatid? Pag hindi, tuloy pa ho natin. Ano po? Maintindihan din yan. Kapag bukas ang puso ninyo at regenerated kayo, you will understand this. Pero kung wala, kagaya ni Nicodemo, papasok ba uli ako sa sinapupunan ng nanay ko para ako panganak na muli? Naiintindihan ko po kung bakit hindi nauunawaan ng iba. So the solution to this spiritual deadness and inability to respond only comes when God gives us new life within. Ephesians 2:4-5, ano pong sabi dyan? But God, who is rich in mercy, out of the great love with which He loved us, even when we were dead. Even when we were dead through our trespasses. Ano ginawa? Made us alive together with Christ. Paul also says, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, ano ginawa? God made you alive with Christ. Who do the reviving? Walang iba kundi ang Diyos. Monergistic yan eh. Diyos lang ang gumagawa niyan. Hindi ikaw, wala kang partisipasyon dyan. Kaya nga po napakahalaga ng doctrine of total depravity. Doon nagkakatalo eh. Kapag ang paniniwala ng tao siya ay walang magagawa and totally depraved, dead, eh, tatanggapin niya yung doktrinang yan. Pero sa ibang mga pananampalataya na naniniwala, hindi naman sila patay, humina lang, eh wala akong magagawa doon. Talagang pipilitin po nila na meron silang partisipasyon sa kanilang kaligtasan. Kasi hindi naman totally patay. Humina lang. Kaya yung gospel presentation para sa mga doon humina lang, ganito. Makinig po kayo, ganito sila mag-preach. Ikaw, Ika, ay kakawag-kawag sa ilog o sa dagat. Nahulog ka, wala kang magawa, kakawag-kawag ka, hindi ka marunong lumangoy.
Eto na ika si Jesus nakalasakay sa lifeboat. Ang sabi ni Jesus, come to me. Wala kang dapat gawin kundi hawakan ang kamay ni Jesus, sumakay sa bangka para maligtas. Wow. Grabing distortion. Napakahinang Jesus. Di po ba? Ganun po pinapresente yung saving grace ng Diyos. Hindi ganon. Ang paniniwala natin, we are dead. Patay na. Bulok na nga eh. Antindi ng corruption sa spirit. We are slave to sin. Totally corrupt. Patay. How can we respond? Kaya yung Jesus na ito dumating. Ang ginawa muna ng Espiritu ng Diyos, binuhay ka muna. Tapos nakita mo si Jesus. Nakita mo ang cross. Ngayon, ano ginawa nitong Jesus na ito? Kinuha ka. At iniligtas ka. Ganun makapangyarihan ng Diyos. Hindi ikaw. You are dead. We are all dead. The idea that regeneration comes before saving faith is not always understood by evangelicals today. Marahil ikaw, kung ngayon ka lang nakapakinig, marahil ganito rin ang view mo. O kung galing ka dun sa kabilang channel, o dun ka pa sa kabilang channel, yan ang view nila eh. Yan po yung turo ng kanilang pinakamataas na leader ng relihiyon. Sa isang forum, i-senior niya na talagang, ah, hindi. Ang una ika'y pananampalataya bago ang regeneration. Hindi ko alam bakit, paano. Saan siya nag-come up doon? Pero sometimes people will even say something like this. Ito po kasi yung ginagamit nilang argumento eh. If you believe in Christ as your Savior, then after you believe, you will be born again. That is how they present it. Yung mga Pentecostal, ganyan. Yung mga sina Eddie Villanueva, ganyan po. If you believe in Christ, you will be born again. Eh, baliktad yan eh. But scripture itself never says anything like that. Wala pong ganyan sa Bible. The new birth is viewed by the scripture as something that God does within us in order to enable us to believe. The new birth, being born again, regeneration is viewed by the Bible as something that God does inside of us in order to enable us to believe. Regeneration precedes faith. Amen? Kaya, ito po yung katotohanan. The reason that evangelicals often think that regeneration comes after saving faith is that they see the results. Ano yung results? Love for God, love for His Word, and the turning from sin after people come to faith. And they think that regeneration must therefore have come after saving faith. Naghahanap po tayo kasi agad ng resulta. Na po. Kasi nga po, naandun yung paniniwala na ang kaligtasan ay mabuting gawa. Merong aspeto ng paniniwala ng Roman Catholicism na in order for you to be saved, kailangan kang gumawa. Kailangan meron kang gawing pagpapakabanal, pagpapakabuti. So, yan po yung reason. Yet, here, makikita po natin, we must decide on the basis of what the scripture tells us. Because regeneration itself is not something we see or know about directly. Yung pagiging born again natin, di nga natin alam eh. Sabi nga po, ulitin ko, John 3:8, the wind blows where it wills, and you hear the sound of it, but you do not know whence it comes or whither it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit.
Because Christians often tend to focus on the result of regeneration rather than the hidden spiritual act of God itself. Some evangelical statements of faith have contained wording that suggests that regeneration comes after saving faith. Bigyan ko kayo ng sample. Ito kasi nakita ko naman sa website ito ng Evangelical Free Church. Dito po sa Canada, ang dami niyan eh. Evangelical Free Church. Yung pong amin pong simbahan sa Fox Creek ay dati pong galing sa sila sa Evangelical Free Church. Dito po sa may Erin Street, meron po rito Evangelical Free Church. Mga Filipino, kabilang sa Evangelical Free Church. Ito pong Evangelical Free Church, malaking simbahan po ito, denominasyon. Tingnan niyo po ang statement of faith nila. Ito po yung America, no po? The statement of faith of the Evangelical Free Church of America, which had been adopted by number of other evangelical organizations and most Pentecostals. Ito po yung kanilang statement of faith. We believe that the true church is composed of all such persons who, through saving faith in Jesus Christ, have been regenerated by the Holy Spirit and are united together in the body of Christ, of which He is the head. Pag ikay hindi matibay naman ng palataya at wala ka naman masyadong alam, nakita mo yan, mukhang tama naman, diyan ka na. Kaya marami po nagsisisali dyan. Ano po? Pero tingnan mo po ang statement. No? The church is composed of all such persons who, through saving faith in Jesus, have been regenerated by the Holy Spirit. Ano na una? Ano una yung saving faith bago sila na-regenerate? Eh, hindi nga natin nabasa sa Bible yan eh. Hindi nga ganyan yung ating nakita. So tayo, we do not see regeneration itself, but only the result of it in our lives. Ano pong ibig sabihin? Kanina, yung word na regeneration apparently means the outward evidence of regeneration that is seen in a changed life, evidence that certainly does come after saving faith. Yun yung teaching nila eh. But we do not see regeneration itself, only the result of it in our lives. And that faith in Christ for salvation is the first result that we see. Maganda to, pakinggan nyo. Ano po? Alam nyo po mga kapatid, we can never know that we have been born again until we come to faith in Christ. For that is the outward evidence of His, of this hidden inward work of God. Kaya may nagtanong eh, paano ko malalaman na born again ako kapag nanampalataya ka kay Kristo? Because that is the outward, ano tawag doon? Outward evidence that you have been regenerated inside. You will believe in the Son of God. Ang tanong dyan ng mga pilosopo, ganito eh. Eh, paano pala yun? Born again na pala ako, pero hindi ko pa kilala si Jesus. May gap. Yan ang madalas tanong eh. Ewan ko po. Malay ko naman dun, eh hindi ko nga alam kailan ako na born again eh. Pwede naman na noong ipinresent si Jesus na born again ako, tapos nung narinig ko yung gospel, nung ding oras na yun, nanampalataya ako. Minsan, kayo yung naglalagay ng mahabang gap eh. Kayo nagpapalagay noon, hindi ang Diyos, hindi ang Bible, hindi rin kaming nasa reform. Argumento nyo lang yon. Kasi yung nakapako sa krus ng Kalbaryo eh, ang pananaw ko, noon na-born again yun eh. Noon binuhay ang kanyang espiritu. At nung nabuhay ang kanyang espiritu, paglingon niya kay Jesus, nakita niya si Jesus bilang walang kasalanan, inaalipusta ng kanyang kasama. Kaya sabi niya, huwag kang ganyan. Tayo, tama lang na nandito. He realizes need of a Savior. He is a totally depraved person needing salvation. Kaya ano sabi niya kay Jesus? Jesus, sa pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo naman ako. Sino naglalagay ng gap? Kami ba? Reformed doctrinal teachers ba? Kayo lang na nagpapagulo ng inyong mga buhay.
Hindi po ba? Ngayon, once we do come to saving faith in Christ, we know that we have been born again. Maaring ngayon ka na ng palataya kay Jesus, kani-kanina lang noon ka na born again. Ano po? Hindi po malayo ang gap niyan. Pero ang tanong, what about the election? Ibang usapan nyo, yung doctrine of election, pinili ka na ng Diyos bago palikain ang sanlibutan. Po. Natalakay ko na po yun sa ibang mga subject. At yung mga pinili, they will surely come to get to know the Lord because they will surely be regenerated by God because they are elect. Hindi po pwedeng magsalimbayan yung doctrine na yan. Yan teaching na yan, nakalinya po ng nasa sa ayos yan. Systematically arranged. Kaya yung mga sinasabing biblical na dampot dito, dampot doon, sila yung gumagawa ng chapsoy na aral, hindi nila mapagtugma-tugma, hindi nila maisaayos. Lalo na yung sinasabing mga hybrid, kalahating Arminian, kalahating Calvinistic, ano pong ginagawa nila? You are creating a monster of a doctrine. Hindi pwede yun. Hindi titindig yan, mga kapatid. Kaya paano malalaman, born again ka na? Mananampalataya ka kay Jesus. Yun, ang unang-unang ebidensya na ikaw ay born again na. Kaya, huwag kang malito, huwag kang matakot. Kung talagang mananampalataya ka, ganito lang naman yun eh. Let's say, sabihin natin, no? Mali lang yung mga statement na napagdidinig mo dati. Halimbawa, umattend ka ng camp. O nag-attend ka ng prayer meeting, nag-attend ka ng isang sermon, nangaral si pastor ng gospel, nanampalataya ka. Tandaan mo, kaya ka nanampalataya, binuhay ka na. At kaya ka binuhay, elect ka. Nakuha mo? Hindi po pwedeng sumablay yan. Ngayon, yung mga hindi mananampalataya, huwag yung silang problemahin. Maaaring manampalataya rin sila at maaaring i-born again din sila at maaaring pinili rin sila. Hindi natin alam yun, di natin pwedeng hatulan. Kaya nga nangangaral tayo na nangangaral dahil sa pangangaral natin, dun lang natin malalaman na pinili sila at sila i-born again kung mananampalataya sila sa ating ipinapangaral. Ano, amen po ba? Kaya huwag niyong pagbibintangan yung mga reform na hindi nangangaral. Araw-araw nga kami nagtuturo't nangangaral. Ipinangangaral nga namin si Jesus na siyang namatay na tagapagligtas natin. Na sa kanyang kamatayan tayo ay pinatawad. Yung kanyang righteousness ibinihis sa atin. Huwag kayong magbibintang. Mali iyon. Ngayon, ayun na po, natapos na po pala dyan. At yan po yung ating subject for today. Regeneration, what does it mean to be born again? If you still have more question, you don't understand something when it comes to salvation, to faith, whatever, you can message me. At sa abot po ng makakaya ng inyong lingkod, ay atin po yung sasagutin. Kung hindi ko po kaya, edi pasagot natin sa iba. Yun lang naman po yan. So, hindi ko po sinasabing hawak natin lahat ang sagot sa inyong mga tanong. Hindi po. At tayo po ay pare-pares lang na nag-aaralan. Pare-pares po tayong nagpapalago, nagpapatibay sa ating pagtitiwala sa Diyos. So, purihin po ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po.